Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Health 4, Quarter 1, Week 2 hanggang Week 3. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay basahin bago kainin at inumin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang mga impormasyong nakikita sa food label. Mabibigyang halaga ang date markings at advisory statements sa food labels. At makapagpapakita ng kakayahang bigyang pakahulugan ang mga impormasyong nakikita sa food label. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng pagsusuri ng pagkain bago kainin. Noong nakaraang aralin ay natukoy ninyo ang mga impormasyong makikita sa food labels gaya ng nutrition facts na nakalimbag sa pakete ng produktong pagkain at inumin. Ngayon naman ay aalamin natin ang kahalagahan ng pagsusuri ng date markings at advisory statements sa food labels. Mahalagang malaman ang date markings na nakasaad sa pakete ng pagkain o inumin. Ang expiration date ay nagsasabi ng petsa kung kailan hindi na maaaring ikonsumo ang laman ng pakete dahil maaaring sira o panis na ang ilan sa mga sangkap nito. Date markings, gaya ng nasa larawan. Ang expiration o expiry date ay tumutukoy sa petsa kung kailan hindi mo na maaaring kainin o inumin ang produkto. Maaring ito ay sira o panis na pagkain. Ang pagkain ng sira o panis na ay mapanganib sa ating kalusugan. Ang best before date naman ay nagsasaad ng petsa kung hanggang kailan ang pagkain o inumin ay nasa pinakamagandang kalidad nito. Ang paglipas ng mga araw matapos ng best before date ay maaari nang magdulot ng pagkasira o pagkapanis ng nilalaman ng pakete na maaaring mapanganib sa kalusugan. Tingnan ang halimbawang ito. Ang best before date ay tumutukoy sa huling araw na ang pagkain o inumin ay nasa pinakasariwa at pinakamagandang kalidad nito. Maaring magsimula ng masira o mapanis ang pagkain o inumin sa mga araw na lilipas matapos ang best before date. Ang advisory at warning statements ay nagsasaad ng mga babala tulad ng pagkakaroon ng mga sangkap na maaring magdulot ng allergens o kung mapaparami ng kain ay maaring magdulot ng masamang epekto sa katawan. Ang food label na direction for use and storage ay nagsasaad ng impormasyon kung paano mapapanatili ang pagiging sariwa ng isang pagkain. Narito ang mga halimbawa ng mga produktong may direction for use and storage. Gaya sa unang larawan, ang nakalagay ay refrigerate after opening, do not freeze. Sa pangalawang larawan naman, for best results, refrigerate after opening. Isinasaad din nito kung ano ang angkop na lalagyan o lagayan ng pagkain upang hindi ito masira. Maaari ding makita rito ang mga wasto at tamang paraan sa paggamit ng pagkain o produkto. Karaniwan itong makikita sa likod ng pakete. Ang direction for use and storage ay karaniwang makikita sa likod ng pakete ng pagkain. Ito ay nagbibigay ng impormasyon kung paano gamitin at itago ang pagkain upang mapanatili ang kaayusan at magandang kalidad nito. Narito ang mga halimbawa. Sa unang larawan, mababasa ang storage. Keep refrigerated. Once open, consume within 1 day. Do not exceed the use by date. Sa pangalawang larawan naman, storage instructions. Keep refrigerated. Once open, consume within 2 days. Sa pangatlong larawan, storage instructions. Store in a cool, dry place away from strong-smelling products.
Ngayon ay gawin na natin ang pagsasanay bilang isa. Pag-aralan ng pakete ng inumin. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Makikita sa larawan ang best before at expiry date. Para sa unang katanungan, kailan magsisimulang masira o mapanis ang inumin? Magaling! Magsisimula itong masira o mapanis sa nakasulat na expiry date na August 15, 2016. Pangalawang katanungan, hanggang kailan mananatili sa pinakasariwang kalidad ang inumin? Tama! Mananatili ito hanggang sa best before date na August 2, 2015. Pangatlo, ano-anong sangkap sa inumin ang maaaring magdulot ng reaksyon sa katawan? Magaling! Maaaring sangkap chemical at acid na magdudulot ng kakaibang reaksyon sa katawan sa pag-inom nito. Pang-apat, bakit mahalagang malaman ang expiry at best before dates? Tama! Upang malaman natin kung kailan ito ginawa at hanggang kailan lamang mananatili ang kalidad ng pagkain o inumin at upang maiwasan ang kapahamakan sa pagkain ng sirang produkto. Panglima, bakit mahalagang basahin ang mga babala sa pakete ng pagkain o inumin? Magaling! Upang maunawaan natin at malaman ang mga impormasyon at babala na nais ipahatid sa atin ng mga nakasulat sa food labels upang maiwasan na makasama sa ating kalusugan. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, basahin ang talata sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Isinama ka ng nanay mo sa isang supermarket. Namili kayo dito ng mga kailangan ninyo sa bahay. Nang dumako kayo sa section ng mga tinapay at palaman, kumuha kayo ng isang balot ng tinapay at butter na nasa estante. Nang buksan mo ang tinapay sa inyong bahay, napansin mong may kulay abong nakadikit sa tinapay at ang butter naman ay lusaw na. Para sa unang katanungan, ano kaya ang nangyari sa tinapay at sa mantikilya? Marahil ang tinapay ay expired na kaya nagkaroon na ito ng amag at hindi na ito maaaring kainin. Ang mantikilya naman ay maaaring nalusaw habang pauwi ng bahay kaya maaari itong ilagay muli sa refrigerator para tumigas. Pangalawa, ano ang dapat tingnan bago bumili ng tinapay at mantikilya? Bago bumili ay tingnan muna ang expiration date ng tinapay at mantikilya. Pangatlo, paano natin malalaman kung ang pagkain ay may ganitong impormasyon? Makikita natin ito sa pakete. Pang-apat, kung hindi pa naman lipas o expired ang mantikilya, saan dapat ito nakalagay kung nais nating itago? Tama! Dapat itong ilagay sa loob ng refrigerator upang hindi ito malusaw. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, basahin at sagutin ang mga tanong. Ano ang kahalagahan ng expiry date? Tama! Ang expiration date ay nagsasabi ng petsa kung kailan hindi na maaaring ikonsumo ang laman ng pakete dahil maaaring sira o panis na ang ilan sa mga sangkap nito. Pangalawa, anong food label ang tumutukoy sa huling araw ng pagkain o inumin na nasa pinakasariwa at pinakamagandang kalidad pa nito? Tama! Ang best before date. Pangatlo, anong food label ang nagbibigay ng impormasyon kung paano gamitin at itago ang pagkain upang mapanatili ang magandang kalidad nito? Magaling! Ang direction for use and storage. Pang-apat, ipaliwanag ang kahalagahan ng food label na expiration date. Magaling! Ang expiration o expiry date ay tumutukoy sa petsa kung kailan hindi mo na maaaring kainin o inumin ang produkto. Maaring ito ay sira o panis na pagkain.
ang pagkain ng sira o panis na ay mapanganib sa ating kalusugan. Panglima, anong ibig sabihin ng food label na best before date? Tama! Ang best before date ay tumutukoy sa huling araw na ang pagkain o inumin ay nasa pinakasariwa at pinakamagandang kalidad nito. Maaring magsimula ng masira o mapanis ang pagkain o inumin sa mga araw na lilipas matapos ang best before date. Para naman sa pagsasanay bilang apat, magtala ng mga pagkain na makikita sa inyong kusina. Pangkati ng mga ito ayon sa tamang taguan. Isulat sa kwaderno ang pagtatala. Narito ang aking halimbawa. Ang mga pagkain na maaring ilagay sa cabinet ay ang mga sumusunod. Gaya ng Argentina corn whip na nasa lata, Lucky Me Pancit Canton, Nescafe 3-in-1 Coffee, 555 Sardines na nasa lata, Maya Hot Cake Flour. Ang mga pagkain naman na maaring ilagay sa refrigerator ay ang mga sumusunod, Pure Foods Hot Dog, Young Pork Tocino, Eden Cheese, Fresh Milk, Chicken Nuggets. Mga bata, kayo rin ay magtala ng mga pagkain na makikita nyo sa inyong bahay. At pangkatin ito kung ito ay para sa cabinet o para sa loob ng refrigerator. Para naman sa pagsasanay bilang lima, piliin ang titik ng tamang sagot. Anong impormasyon sa pakete ng pagkain ang nagbibigay kung paano gamitin at iimbakin ang pagkain? A. Nutrition facts. B. Expiry date. C. Direction for use and storage. O D. Best before end. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Direction for use and storage. Pangalawa, inutusan ka ng nanay mo na itago ang natirang soft drink, saan mo ito dapat ilagay? A. Cabinet. B. Refrigerator. C. Kawali. O D. Kahon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Refrigerator. Pangatlo, nais mong mapanatiling sariwa ang karne na binili nyo sa palengke. Saan mo ito itatago? A. Cabinet. B. Refrigerator. C. Lata. D. Kahon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, refrigerator. Pang-apat, bakit mahalagang basahin at sundin ang isinasaad sa direksyon na makikita sa pakete ng pagkain? A. Upang mapanatili ang label ng pagkain. B. Upang malaman ang wastong gamit at pagtatago ng pagkain o produkto. C. Upang matukoy ang angkop na luto o produkto. D. Lahat ay tama. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, upang malaman ang wastong gamit at pagtatago ng pagkain o produkto. Panglima, isinama ka ng nanay mo sa grocery at nais mong inumin ang isa sa mga binili niyong chocolate drink. Nabasa mo sa bote ang salitang Shakewell. Anong gagawin mo? A. Iinumin ito agad. B. Aalugin muna bago inumin. C. Paarawan muna bago inumin. D. Hindi iinumin. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Aalugin muna bago inumin. Para naman sa pagsasanay bilang anim, suriin ang mga pakete ng pagkain. Sagutin ang tanong sa bawat larawan. Una, anong unang dapat gawin bago ito inumin? Magaling! Dapat nabasahin muna ang mga nakasulat na impormasyon sa pakete upang malaman ang mga dapat at hindi dapat. Pangalawa, kung hindi pa kakainin, saan dapat ito itago? Magaling! Dapat itong nakalagay sa isang malamig na lugar kagaya ng refrigerator upang hindi kaagad ito masira. Pangatlo, sa anong klaseng lugar dapat itago ang inuming ito? Tama! Ito ay dapat itago sa loob ng refrigerator.
Pang-apat, saan dapat itago ang pagkaing ito? Magaling! Kung ito ay hindi pa nabubuksan, ay maaari itong itago sa cabinet. Panglima, saan dapat itago ang pagkaing ito? Tama! Dapat itong ilagay sa loob ng freezer upang mapanatili itong sariwa. Pang-anim, saan namang lugar dapat itago ang pagkaing ito? Tama! Dapat itong nakalagay sa loob ng freezer upang hindi ito matunaw. Mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Tandaan! Mahalagang malaman ang date markings na nakasaad sa pakete ng pagkain o inumin. Ang expiration date ay nagsasabi ng petsa kung kailan hindi na maaaring ikonsumo ang laman ng pakete dahil maaaring sira o panis na ang ilan sa mga sangkap nito. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!